眼。Hapon, buenas tardes, Metro General Santos, magandang hapon. Mapia Malulam Sok Sergeant, kininyong alagad ka, Brigadang Erindekasyon. Makauban ako ninyo matag hapon, diri sa programang Mukalampag sa Mahensya sa Gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad o mahingtundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pwede yan. Adlaw Sabado na mga kabrigada, Sabado nights, no? Kahapon daw beer day ba to? Shot puno iyon nila mga kabrigada. Kumusta ang ato ang weekend mga kabrigada? Kumusta ang inyohang adlaw karon, no? Diri sa Dakbayan sa General Santos City, daghan ba mo gilaagan karong adlaw, daghan kig mga food stalls, no? Nag-aabri karon sa General Santos City og daghan pong mga pamilya ang excited pag weekend kay tayo naman pod para magbanding mga kabrigada. Sama sa ako ano, taga-buntag jud banding nako sa ko ang mama ang magkape mga kabrigada. Kung dati dili ko sanay magkape kay tungod lagi naga-trigger akong hyper acidity, pero karon na nadiskubrihan ako ning Maxan Coffee, wala na ko excuse, no? Pati ako mama, wala na excuse na dili mi magbanding taga-buntag kay naa na may Maxan Coffee mga kabrigada. Wala problema maskin wa moy kaon magkape mo, labi na tong mga nagadali, no? Kay basi ma-late silang trabaho. Ako, anan ako una eh. Dako kayo kung deduction sa late. Kay tungod lagi dugay kay kutig mata. Pero kay tungod, no? Nakanang daghantag bayro nun. Bills are waving mga kabrigada. Kinahanglan dyan mo bangon. Kinahanglan sa'yo magmata. Bahala na walay kaon, no? Pero sa pagabot nila sa opisina, makabawi. Magkaya pong kaon mga kabrigada. Basta, nakamaksan coffee lang kita. Kagahapon, at bang sa usa ka mall diri sa Jensa, nagpa-free taste ta sa ato ang Maxan Coffee ug daghan kaayo ang nakadiskubre sa kalami sa Maxan Coffee. Ayon na mong paulay mga kabrigada, palit na mo og Maxan Coffee sa pinakaduol na parmasya sa inyo ang malugar. Mga kabrigada, kung aduna pod mo yung mga pangutana kabahin sa itong mga produkto sa brigada, ayaw mong kaulaw na mag-text sa numero nga 0970-2777-730. Managlahi nga mga isyu atong hisgutan, may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual nga gusto nyo ireklamo o problema nga buti nyo mahatagan o igong pagtagan. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan silang partner, di pwede yan. Hisgutan nato na dari sa atong programa. O kung aduna pod mo yung mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o i-message lang ang mga official Facebook page sa di pwede yan. Samtang kanijod, karong hapon mga kabrigada, aduna kita'y makauban nga live guest aron hisgutan ang Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Act ug si kinsa ang malakip sa matagaan ug benepisyo ilawom sa maong balaod. Proseso ug paunsa ba makapalista sa solo parents? Ako ba kung akong iro solo parent ka sa akong dog, pwede ba? For parent, pwede ba na? Diri sa lungsod, no? Ug kanang tanan ba, no? Na atong pwedeng hisgutan ka uban ang ato ang Social Welfare Officer 3 sa Solo Parent Focal ilawom sa City Social Social Welfare and Development Office nga si Ma'am Sarah Kate Batildao. Batilong. No, sorry ma'am. Miss Sarah Kate Batilong. Ma'am Sarah, maayong hapon kanimo. Maayong hapon, no? Maayong hapon sa ato mga tigpaminaw. So, kung aduna mo yung mga pangutana sa bahin sa atong solo parent o kung sa mga benepisyo ni ini, no, pwede ta mo mangutana sa ato ang area social worker nga naa sa ato mga nagkanaiyang barangay. Pero karon Ma'am Sarah, ikaw man gid ang naadari. Ikaw jud ako ang pangutan-on. Regarding aning solo parent welfare act nato. Unsa ba ning balaod na ni Ma'am? Ug kinsang pwedeng magbenepisyo? Ang Republic Act 11861, bagura ni siya nga balaod nga ni gawas June 4, 2022. So sa pagkakaroon ng gina-prepare nato, daghan na siya mga benepisyo, no? Sa una ID ra o para la sa leave benefits. Okay. Karon daghan na siya, very expanded. So pinagtibay talaga yung 8972 o yung Solo Parent Welfare Act. At ngayon, napakarami ng benepisyo tulad ng
automatic PhilHealth para sa mga low-income earners. Mm-hmm. Ganon din po yung pagbayad ng PhilHealth. Kunwari solo parent, nagtatrabaho, hati sila ngayon ng gobyerno. So, company mo magbabayad ng kalahati, and then instead of ide-deduct sa sweldo mo, ibabayaran ng gobyerno yon. Mm-hmm. Yung share mo. Also, meron din po tayong 10% discount and VAT exemption. Para po sa mga solo parent na merong 0 to 6 years old. At meron silang discount sa basic needs ng bata, food, vitamins, diapers, mga ganon. Mm-hmm. Basta 0 to 6 years old. 0 to 6 years old, and okay. Then, low-income earner pa rin. Mm-hmm. Bahin dito sa subsidy, no? Kasi kaya napansin na mo karon very, very interested ang ating mga solo parent. Pag sinabi nating subsidy sa gobyerno, meron tayong 1,000 pesos subsidy. Wow. Para sa mga minimum wage to below minimum wage solo parent earners. Aha. Meron sila mga anak. Aha. Meron din tayong scholarship. One full scholarship per solo parent. As long as, provided that, qualified din sila sa mga qualifications na binibigay and standards ni DepEd, TESDA, mm-hmm. CHED. Mm-hmm. Basta qualified sila doon, priority silang bigyan ng scholarship. Mm-hmm. Para po doon sa ibang mga anak, kasi minsan dalawa, tatlo ang anak. Apat. May anim pa eh. Meron talaga. Oo. So para dito sa kadang uban nga daghan anak, so isa lang ang pwedeng full scholarship, dayon ng uban pwede mo apply og UniFast mm-hmm. scholarship, no? Mm-hmm. Priority din yung pag-hire at pag-rehire or pagpasok ng mga solo parents sa trabaho. Mm-hmm. For example, qualified dalawa tayo, ako solo parent, pagkatapos parehas tayo ng posisyon na ina-applyan, mas priority po ako, lalong-lalo na mas priority sa solo parent kapag nag-fall din siya sa cutting sa mga qualifications or pumasok din siya sa qualifications ng ina-applyan niya. Mm-hmm. Bago yan, ma'am. Oh, ang dami kong mga mga benepisyo, no? Very expanded nga eh. Expanded talaga, no? Pero yun lang ba, ma'am? Lahat? Meron para isa-isay natin marami mamaya. Marami pa. Meron pang leave benefits. Oh, yan. Meron po tayong 7 days non-cumulative benefit. Ibig sabihin, every year, 7 days lang yung allowable for a solo parent, regardless of employment status. Ibig sabihin, regular, job order, basta solo parent siya, pwede siya mag-avail ng 7 days non-cumulative leave, provided na 6 months na siya in service sa okay. kumpanya niya. And then, yung leave na yon gagamitin niya lang sa birthday ng anak niya, graduation, at anything na special events or emergencies para sa anak niya. Mm-hmm. Hindi niya po pwede itong gawin kung hindi niya po pwede itong gamitin kung nagkasakit siya. Okay. Or may bakasyon. Bakasyon niya. Uh-huh. Pero pag kasama niya po yung anak niya at kailangan siya ng anak niya, kailangan niya, pwede niya itong gamitin. Amazing. Poor parent ka ba? Hindi pa naman yung poor parent. Ano ba po, ma'am? Isa-isayin natin mamaya. Meron din tayong housing, no? Housing benefit. Priority din sila bigyan ng benepisyo sa housing. Although po, dahil sa napakabago pa ng batas na ito, hinihintay natin yung implementing rules and regulations na bumaba para mabigyan kami ng guidance, mabigyan mm-hmm. tayo ng guidance as to paano natin i-implement ang lahat ng benepisyong ito dahil sa sobrang dami. Ganun din po yung mga requirements ng solo parent ngayon, napaka-tedious. Yes. Opo, kailangan po ng, unlike po kasi sa senior, makikita mo agad sa mukha na senior. Oh. Pag PWD, kita mo agad na physical, na PWD. Aha. Kapag solo parent, maganda eh. Blooming eh, fresh. Nakalayo sa stressful na yes, relasyon. Yes, able. Kaya masyado naming, minsan kasi may mga cases tayo na akala natin solo parent pa. Nung nag-apply, nabigyan natin ng ID, solo parent pa. And then 3 months or 4 months later, naminyo na. Agoy. So, wala siya. O, di na siya solo eh. Uh-huh. Sige. So, mauto ang
Mato ato ang mga benepisyo. Mm. Katong pag-apply man ba aning pagiging solo parent no para maka-avail aning mga benefits para sa mga wala nakabalo, unsa ba tong mga requirements nato? Physical lang ba ginatan-aw nato? Natan-aw ba nato ang kamot kuno isingsing or naa sila ginapakita no sa inyo? Daghan sila og kinahanglan nga i-comply nga documents. Unang-una of course yung birth certificate ng mga anak nila. Okay. Kasi hindi ka naman magiging solo parent kung wala kang birth certificate ng mga anak mo. Okay. Pero meron tayong circumstances na ganyan na, ma'am, na ako'y mga anak pero wala ko'y birth certificate nila. Mm-hmm. So, meron po tayong assistance sa CSWD na nagbibigay po tayo ng referral sa LCR na ipa-register yung mga anak nila. Mm-hmm. Also po, nga pala idadagdag ko doon sa subsidy ano na 1,000. Hindi po magka-qualify yung mga solo parent natin na four-piece beneficiary na. Mm-hmm. Kasi ayon sa batas, pag tayo ay tumatanggap na ng cash conditional cash transfer assistance, hindi na siya pwedeng mag-avail ng 1,000 subsidy. Ngayon po, kung senior citizen na solo parent, yan, uh-huh. Tumatanggap siya ng social pensioner. Pension. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Ngayon, tatanggap pa rin siya ng solo parent benefit. Mm-hmm. Kasi iba po yung benefit na para sa kanya as a senior citizen, iba rin po yung benefit na para sa needs ng mga inaalagaan niya. Mm-hmm. Kung PWD siya, tapos meron tayong subsidy for PWD, tatanggap pa rin siya ng PWD allowance niya, tatanggap rin siya ng solo parent allowance niya. Pero po kapag 4-piece, hindi na po. Mm-hmm. Makakategorize ba natin, ma'am, na solo parent yung mga kasado na iniwan ng kanilang mga asawa? Opo. Ayon okay. po sa bago nating class categories of solo parent, kung magbulag sila 6 months, uh-huh. kung officially good, nagbulag na sila, for the first 6 months, pwede na mag-apply. Oo, si solo parent. Meron tayong either they are legally separated yeah. or nag-separate lang sila ng ila-ilaha lang. Uh-huh. So kinanglan lang na alang tayo agreement no sa barangay nga wala na gyud mi. Okay? Ganon din po yung mga inabandona ng mga partner nila. Mm-hmm. Na after 6 months hindi na nila mahanap yung partner nila. So kahit anong basta importante po na itong si solo parent, ginawa niya rin yung parte niya na hinanap niya rin yung partner niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ngayon, pag pinalayas mo, yan. Pag pinalayas mo, wag mo na hanapin. Okay. Wag mo na hanapin. Kasi syempre, pinalayas mo na eh. Uh-huh. Pero pag sa'yo na naiwan yung mga bata, solo uh-huh. parent ka pa rin. Uh-huh. So, kahit pinalayas, halimbawa, ma'am, pinalayas mo, pero nagbibigay ng sustento sa mga anak mo, solo parent ka yeah, pa rin hindi yan. Po. Pag hindi. Regular, uh-huh. pag regular pong nagbibigay ng sustento o sumusunod siya dun sa agnag na pagkasunduan nila sa barangay, hindi po siya magiging qualified as solo parent. Kasi mm-hmm. importante po sa solo parent yung salitang sole parental care. Ibig sabihin, siya lang po ang nag-aalaga sa mga bata. Mm-hmm. Mag-isang nag-aalaga sa mga bata. Mag-isa? Opo. Yung ano ma'am, ipag-usapan natin yung 1,000 pesos. Mm. Ibibigay sa kanila yan eh. Ginaabangan man ko na. Gani, mo na yung... Parang kanya lang dyan ang ginaabangan ba sa tanang mga benepisyo. Kaya gana naman po dilang, yes. di ba no? Marang... Actually, mo na yung pinaka-rason nga nung tambakang ugdaghan ang ato ang applications karon no? Very, very dagan yun siya. Nakurat yun me. Pag ingog 1,000 lagi, nang gawas sa solo parents. Ang gawas ay daghan, solo parents sa Jen Sandiay. Kato sa 1,000 pesos, ma'am, it's on the liberty ng solo parent kung paano niya gastusin yung 1,000. Yes po. Yes po. Opo. So, kasi subsidy niya yan eh. Mm-hmm. Provided lang na low income earner or minimum wage earner or below minimum. Okay. Gano nga po yung ang minimum natin ngayon sa Jensen is nasa 300 plus. Mm-hmm. 350 plus. Yes po. So, meron tayong mga fellow parent that are earning 150 or yes. 100 a day. So, sila po yung pwede. Mm-hmm. Ngayon, hindi rin natin mabigyan, gustuhin man natin bigyan lahat ng solo parent ng benepisyo, ano? Pero meron pa talaga mga nangangailangan. So, sa prosesong ito, mm-hmm. kapag po nag-apply tayo ng solo parent ID, pumunta po tayo sa barangay social worker. Mm-hmm. Pagkatapos po, papifill up niya po tayo ng application form. After that, i-home visit po. Okay. So, pag pinuntahan sa bahay, i-assess, i-interview kung
And then, tatanungin kung ang mga kakilala, kung may jowa ba to, or may kalibin ba to. Okay. May cases po kasi tayo, or may kaso po kasi tayo noon, na nakurat ang bana ng solo parent, nag-apply ng solo parent. Kay pagbisita ni social worker, abinyag ka nang sa four-piece. Para asa dahil na, ma'am, sa four-piece na, ay dili, sir, sa solo parent man eh. Ay, pero tingyaw-yaw sa bana. Kay nga nung nag-apply na daw siya, nag-apply ang iyang asawa o solo parent nga, naglurat pa daw iyang mata. Haskang buhangan lagi. So kung ginapatay na pa itong asawa? Oo, kaya naalagyan ng subsidy lagi. So, mo nang very ano gud nga magadto si social worker sa inyong panimalay, tanawon gud kung solo parent ba mo or unsa ba. And then meron tayong sworn affidavit of self declaration na notarized. Kasi po under the law meron tayong penalties ng meron tayong penalties sa pagkanaganing pagpangatik, pag-ingon nga solo parent ka. Okay. Meron din pong penalties sa mga company na hindi sumusunod doon sa benefits ni solo parent. So, well, very well protected ngayon ang mga single parents na to. So, moto. So, once na-registered sila, ma'am, magka-ID na sila, pwede na li avail tong 1,000 or maghulat pa sila? Maghulat sila. Ilan ang schedule, no? Kanun kasi sa ngayon, inaayos po natin yung baseline data natin. Kaya nagma-master list kami kung sino yung mga low-income earners para identify na namo daan kung pila ka book and possible nga mahimong beneficiaryo nato sa subsidy. Kasi mangyayari, may bibigyan ng ID, may bibigyan ng ID with booklet para doon sa 10% discount. Meron ding ID na para sa leave lang or para sa katong normal na benefits and walang other special benefits as well. Na expound naman mo ganina ma'am katong discount no so kinahanglan lang po nila dalo nilang booklet kato i-provide yes no booklet no discount oh, no ana lang ana lang mo na pamutana po ba sa booklet ilalagay natin kung ilan yung anak mo sino yung 0 to 6 mong mga anak para nakikita agad nang magdi-discount na ay ito pala may 0 to 6 kaya pwede kang mag-avail sa mga establishment po do kung i-implement it's ongoing na di ba with discount or yes oo mag-ano pa mi ma'am magka nang disseminate pa mi kasi very bago man gud siya nga law so makurat ang labi na ang mga employers pud ba ano solo parent ko solo parent leave ko 7 days yes so kada di ay pag-usapan nato ng leave no for sure there is opisina dagkag solo parent sa inyong opisina na pa solo daghan pud oh daghan pong solo parent paunsa ba nila i-avail katong ano ma'am leave nila no as solo parent so ipakita lang nila sa ilang HR ang ilang solo parent ID attached sa ilang application for leave okay and then ano yung magiging rason ng leave nila. Bakit nila kailangan mag-leave? So, basta yung 7 days, pwede nyo lang yung gamitin para sa anak niya. Anak lang dyan. Emphasize. Sa anak lang dyan. So, graduation ng anak, birthday, moving up, anak. So, enrollment, pwede? Enrollment, yes, pwede. Pwede. Very expanded also yung edad ng pagiging dependents mo or children, up to 22 years old. Na unmarried and unemployed and unable to take care of him or herself. So, yun. Also, pwede rin tayong mag 22 years old pataas. Basta hindi niya kayang proteksyonan ang sarili niya or hindi niya kayang magtrabaho, mag-aral, ganun. Hindi niya kayang alagaan yung sarili niya. So, ano yun ma'am? Birthday, enrollment, moving up, graduation, pa-check up kasali ba? Pa-check up, yes. Bakasyon kasali ba? Kapag kasali ang anak? Kapag nangayo og time imong anak, mami, ayaw glakaw, pwede na. Wala mo kaya for because, parents. Siyempre, yung anak mo kailangan ng time. So, that is also the right of a child. Klaro, klaro. At least. No? At least. Maganda siya, ma'am eh. Uh-oh. Actually, for me, ha, para sa mga solo parent. Lalo na yung parang nawawalan ng time, ma'am. Kasi nga... Siyempre, trabaho ka. Trabaho, solo parent solo ka eh. Bayad ka renta, bayad ka tubig, bayad ka suga, grocery, enrollment. So, madalas nawawalan ng attention tayo sa mga anak. Yan, maganda yan. Ako naingon na dyan, maganda lang. How about sa ano, ma'am? Doon sa scholarship. Kumusta po yun? Ano po yung mga requirements? Basta po, one full scholarship for one child. Okay. And then the others may avail yung UNIFAS, yung United, basta yung scholarship natin na available. And then, basta, they can, yung child, yung anak ni solo parent,
can comply with the qualifications of the scholarship. Mm-hmm. Para standardized pa rin si scholarship. Mm. May ano ba yan, ma'am? May maintaining grade ba para sa scholarship? Depende po kasi sa qualifications. Si Ched yata meron. Si Educar also meron. Usually, syempre, kailangan mag-maintain ni scholar. Uh-huh. Kaya kapag exam ng anak mo, pwede ka na namang mag-leave. Mag-review kayo ng anak mo. Turuan mo. Oh, bukan mo ng test paper. Magulang ka eh. Totoo yan, itutor mo, di ba? Para may panahon ang mama, ang magulang sa anak. At least, di ba? May isa na talaga mapaaral ng isang solo parent. Yes. Magtarong lang dyan ang anak. Oh, basta di lang niya biyahan niya mama. Kaya papa. Ay ba, base po pag humag-graduate, bye ma. Kalimot na. Solo parent na po. Solo parent na po. If ever na na mahita po, ma'am, iyang other child, pwede ba? Pwede. Ibang anak niya, pwede naman mag-apply. Ay, ako ha, na-amaze po ba? Maka-excite, no? Maka-excite ko. Actually, ma'am, pag magagawa sa tong IRR, no? Mm-hmm. I-guess na po ka naman. Oo, kasi bubo tayo ng parang committee on that. Kasi hindi na naman kaya ni CSWD o na siya lang mag-isa mag-implement ng lahat ng project and benefits ni solo parent. Kasi nandyan si NHA, yes, mag-provide ng murang lupa pabahay para sa kanila. Nandiyan si Dole para sa pag-hire sa kanila. Pag-job place, marami tayong magiging partner agencies. Mm-hmm. So, sa ngayon, inaayos natin yung data. Mm-hmm. So, as much as possible po, mag-cooperate po tayong lahat na hanapin natin yung ating solo parent focal person sa barangay at doon po tayo mag-inquire. Mm-hmm. Naa dito ang atong barangay focal person, naa po dito atong area social worker, gikan sa CSWDO, nga maka-explicar sa ilaha kung unsa asa sila nga kategory, kay daghan mo kong kategory. Ibabalay na ako atong sa priority sa hiring. Kana, no, para po siguro sa mga employers na nagatanawon sa ito, unsa itong naasa balaod regarding atong priority sa hiring? Priority sila i-hire basta qualified sila. Okay. Doon sa position na ina-applyan nila. Mm-hmm. Pag hindi sila qualified, syempre, priority ni company yung qualified. Mm-hmm. Pero dapat, kung saan magka-qualify si solo parent, doon siya ilalagay ni company. For example, ma'am, parehas college graduate, parehas ng kurso, yung lamang lang ng isa is yung single is work experience. For example, merong 6 months work experience. Si solo parent dahil nga nag-alaga ng anak, wala pang experience. So dito siya sa kung asa ang unsay preference ni company sa qualification niya on that. Mm-hmm. Kung nag-require si company nga sa iyang job description kailangan ng 6 months sa work experience. So katotanawon. Maadtotanawon. Sa publish nila na qualifications needed. Pero pag wala na publish, syempre maka-complain man si solo parent. Uban ba na single amo ang prefer, 'di ba? Naman jud bawal lang na yung anak diri. Bawal na yung ana dala nga companies. Kay ang maternity bitaw no. Ay, o yan dapat ba ka brigada sa atong pagbalik, no? Basi na pa koy dugang na pangutana sa ato ang solo. Sabi ko sa iyo eh, dagay kong pangutana sa Solo Parent Welfare Act ug ato pong isgutan ang human trafficking grounds niini ug masilot nga pwedeng maangkon sa usa ka trafficker. Ang tanan atong hisgutan sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Nahuman og pangutana regarding aning Solo Parent Act, no? Ma'am, ako ang sunod na pangutana sa imo regarding atong pabahay para sa mga solo parent. Kay daghan jud kayo ang mga dalunggan ron na TV. Sana all na lang jud ani nga naay pabahay ba. So, under sa balaod na itay low cost housing idudulog natin sa National Housing Authority, no, bahin diha sa mga solo parent nga maka-provide sila og mura at reasonable na lote na hindi siya libre. Okay, babayaran pa rin. Babayaran, pero very minimal. So, programa ni NHA yan. So, later on, pagdating nung guidelines natin, yung IRR natin, meron ng guide ang lahat ng agencies doon sa pabahay. But definitely, binibigyan natin ng priority dyan. Yun pa rin yung mga
minimum wage and low to below minimum wage earners. Pwede si pabahay, ano ma'am, itong housing benefit, lupa at bahay? Depende or lupa po. Lang? Depende. Usually po ay lupa. Lupa sa NHA. And then magiging organized sila, magiging homeowners association sila. Solo Parent Village, gano'n. Wow. Welcome to Solo Parent Village. Single village. But you say, ano ma'am, very minimal, mga, on your ano, estimation lang, mga pila kayo ang range? Noon kasi may nagbabayad ng mga 1,000, 2,000, gano'n. Sana din na. Sana all. Ano na siya, rent to own. Oh, murag na na. Pwede na ni mong balayan. Nya tawra ng tubig, kurinti. Nya, dihan ka po yun. Dagan jud kayo nagahulat para sa to ang mga solo parent. Masi dagan na gusto maging mong solo parent karon ma'am. Bitaw, mo na to ang kuan ba. Ayaw po mo pagbulag ha. Dili mo makigbulag sa inyong magambana para lang aning solo parent ID. Sa inyong opisina karon ma'am, dagan na nag-apply? Super daghan, lalo na sa mga barangays natin na malaki ang population, like Kalumpang, Fatima. Oo, hello nga po pala sa mga solo parent federation presidents natin na nanonood ngayon. Kasi, proud to be solo parent. sabi nila, ma'am, ire-record namin yung ano nyo para hindi na kami tinatanong ng mga kliyente namin regarding Solo Parent Act. Oo. So, dito, dagan aplikante. So, it doesn't mean po na nagpasa na kayo ng application, approved na mo. Kaya dadaan po tayo sa mahabang proseso, no? So, iyo home visit pa, kailangan nyo pa pong mag-comply ng mga documents at kailangan nyo pong makipag-coordinate ng mabuti sa inyong social worker, barangay social worker. Mm-hmm. Gusto lang po namin i-emphasize na meron po tayong parusa para po sa mga hindi magsasabi ng totoong status nila. Yung nagpapasolo-solo lang po, no? Oo, solo-solo lang para na ay subsidy. Dili, ayaw intawon mo, kinamoy fine. Pwede pa mo mapriso, ana. Aha. Mm-mm. So, dapat jud ma'am, truthful na solo parent, dyan sila, kaya nasa affidavit. Nasa sworn affidavit of self-declaration. Mm-hmm. Opo. Kung nahihirapan po kayong magpanotaryo, meron po tayong mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng libreng notaryo, tumutulong sa ating mga... PAO. Yes, oo. Meron silang... legal services. May ano na ba yan, ma'am? Format na yung affidavit? Meron po. Kasama na po yan ng application nila. Tapos sa pag-apply nila, pag uman nilang interview, i-assess sila, dito ihatag tong notarized, katong self-declaration nila. At least klaro. O dapat lang po natin emphasize, ma'am, dili mo ato diretso sa CSWDO na office. Hindi po, opo. Yan, klaro sa barangay, yan. Kaya ba sinagag mo dag sa ugma? Oo. Ay, sa Lunes, sa imang opisina. Isa lang ko. Ako lang to. Asa sila mo ato, ma'am? Kaya ba sinagag sa opisina? Ato mo sa... Barangay Social Welfare and Development Office sa inyong mga barangay. Ayan, klaro. Okay. Pakitaon ninyo ang barangay focal person sa solo parent. Okay. Solo parent, naka-sector, manggod na sila. Yeah, birth sector, na sila yung focal person. So, pangitawin ninyo ang solo parent focal person. Dito mo mangutana. At doon ay puntay IEC materials na nakapost sa ilahang mga offices regarding unsa itong mga basic requirements. Ug before ka mangutana, basaha sa itong mga nakapaskill sa ilahang mga offices. No? Kaya ginabutang na mo dito, gina-emphasize na mo, kinsa lang dyan ang pwede. Katurag yung naay sole parental care. Sole. Nag-iisa. Yes, nag-iisa. Nag-iisang nag-aaruga. Sa mga anak. Sa mga anak or sa anak. Hindi pwede ang fur parents. Sadly, hindi tayo pwede. Hindi pwede ang mga fur parents, no, mga kabrigada. O na, ano, dapat nag-iisa. No? Soul na naghahatag og parental guidance and care sa iyahang mga anak. Yes po. No, dili mo ato sa iyang opisina, dili mo ato sa CSWDO, kundi sa mga... Hala, diragyod akong opiso katong giflash dito sa ubos. Wasi ninyo. Asa si Ma'am Sara kay magparehistro ko? Mga tanaw, asa tong tambok diri mo? Ano, rabo sila dahil yun? Asa to katong nagyaw sa TV ka? Saturday kay... Si Ma'am Sara, nakita na ko sa TV. Pangitauno na jud ko. Or basi ikaw ang ingno na naman, magparehistro ba? Ingon ni Ma'am Sara, inani. Hala ka, oy. Hala, patay tayo dyan. Basta mo, ano lang sa
barangay. Sinusunod lang po natin kung ano yung sinasabi ng batas. So, kung wala po sa batas, syempre hindi po natin pwedeng... Ang klaro, ma'am, katong mga benepisyo na itong na-mention, wala pa ito nag-take effect. Wala pa. Ana, Jod, kay Basi, dagagwado ka lang sa mga karon, kung gusto ninyo nga, ma-appeal mo dito sa ginabuo nato karon nga statistics. Mm-hmm. Kasi kailangan makita ni national government kung gaano kalaki yung ano natin, yung number ng solo parent natin dito sa General Santos. So, kaya tayo dinatanggap natin yung mga applications for assessment. Kasi para makita natin, may baseline data tayo na masabi natin sa national government na, Mr. Tulpo, meron po kaming 10,000 solo parents sa General Santos na qualified sa ganitong mga services under sa law, mm-hmm. under sa mandato ng batas. Basta minimum or below minimum? Opo, ganun. So, yun lang po yung mabibigyan natin ng ayuda ng subsidy at saka yung ating 10% na discount. The rest po, kung kayo nagtatrabaho, doon po tayo sa mga employment benefits ni solo parent. Yeah. No, so katong dito jud ato hatag nato kanang ang privilege ni hatag nato dito sa nanginahanglan. Yes. No, dili ta kanang magpretend na kinahanglan nato maskin able pa ta. Mm. No, bago ta mahuman ma'am, basi na kay mensahe sa atong mga solo parent ug sa tanang mga nagaatang sa mga pwede nila makuha sa CSWTO. Yun lang po ang mensahe namin, ano, makipag-coordinate po tayo ng maayos at magsabi po tayo lagi ng totoo sa ating mga social workers at mga solo parent federation president at mga barangay focus. Mag-comply lang ta sa mga kinahanglanon nga dokumento, no? Labi na gyud ang mga certification gikan sa barangay. Tanan nga inyong pangutana bahay sa kategorya, mga requirements matubag na sa inyong mga social worker o sa inyong mga barangay focus. Dili maulaw na muaddo silang mga focal persons or silang mga social workers kung gusto mangutana, mm-hmm. diretso sa CSWDO office, yes, naman po. Sa mga barangay, no? Yes, yes. Na ina-assign dira na focal person or in charge, no, para magtubag sa inyong mga pangutana or magbasa ta tong sa mga IEC, no, mga materials, no, opo. Ng CSWDO para dili na ta maghulat, magbasa lang ta. Ah, dito kung sa itong mga kinahanglan. Daghan kayong salamat, Ma'am Sarah Kate Batilong, sa imong oras o panahon. Parang nalingaw, Jun ko, diliti ka gusto i-let go. Napatay ko, Ad, katong... Napatay tayo human trafficking, yeah, no? Pero daghan kayo tag nasuriyahan regarding sa solo parent welfare act nato o sa mga expanded pang benepisyo, yes, sa itong, yes, mga solo parent. I hope next time may mugyapong kang guest na mo, Ma'am Sarah. Sige po, walang para problema. Suriyahan na nato kung nanay implementing rules. Aning bag-o nga balaod dali. Uga, salamat mga kabrigada sa inyong oras ug panahon ug paghatag sa inyong mga pangutana ug ako pong nalabay na pangutana kay Ma'am Sarah. Ug mga kabrigada, ayaw kalimot, no, na magsali sa tumilyong saya sa Brigada Balik Biyaya Year 2 raffle promo. Ang maong raffle nagsugod na kaniadtong Hulyo 15 hangtod Disyembre 23 karong tuiga. Aduna kini weekly draw kung asa tulo ka winner matag Brigada Station or sa Brigada News TV ang makadaog og 1,000 pesos. Ang monthly raffle nato naatay mga winners 10,000. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Ug naputay daog, no, makadaog 20,000 pesos. Gikan sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ug katong mga pharmacy partners nato na kung asa ninyo napalit ang inyohang entries. Ug sa Grand Draw, mga kabrigada, dili lang isa, kundi dua ang posibleng mahimong milyonaryo bago ang Pasko. Sana all milyonaryo. Para makapil, ibutangin mo ang kumpletong detalya sa usa ka limpyo nga papel, apil na dinhi kung asang Brigada Pharmacy or parmasya nimo na palit ang usa ka produkto. Kinahanglan lamang nga maglakip og mga produkto nga makita ninyo sa inyong TV screen sama sa kuha, pwede Maxan Coffee, Maxan Capsule, Hard Bull, no, and Yummy Vit, mga kabrigada, Citro Plus, ayaw pod kalimti, pwede ninyo na mamahimong entry. Ilangkob ang entry of proof of purchase sa usa ka legal size envelope ug ibutang sa likod sa envelope ang mga detalye susama sa promo title, brand, game ang gilangkob o gipalit ug ang lugar kung asa ka nakapuyo. Ang step 4, ihulog ang mga entry sa mamakita nga authorized drop boxes sa mga piling nga pharmacies o drugstores nationwide.
Og kana mga kabrigada, Ma'am Sara, daghang salamat kaayo sa imong oras og panahon. Lain usab nga hugna sa paguting kay sa maisyong dili angay baliwalaon og maisyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausa pa. Ako si Kabrigadang Erin Dekasyon, lahirag yun ang dunay kaalam aron sa iyong katungod nato, dili mayatakan og kini ang Di Pwede Yan. Dugang kaalam, mga kabrigada! You're nothing but a second-rate trying hard copycat. Usa lang kini sa mga nailhang linya sa sikat nga veteranang aktres nga si Cherry Hill o Evangeline Rose Hill Eigenman sa kompletong pangalan. Gigimbal ang showbiz industry sa pagtaliwan sa batikang aktres. Mitaliwan kini sa edad nga 59 tungod sa sakit nga cancer. Nagsugod si Cherry Hill sa industriya sa showbiz sa edad nga 9. Ang aktres, usa-usab ka Famas Award winner og ila sa National Commission for Culture and the Arts og nakadawat og 6 award. Hall of Famer usab kini sa Metro Manila Film Festival isip Best Supporting Actress kaniadtong 2015. Og naangkon ang pinakataas nga award isip Best Actress sa ASEAN International Film Awards sa kaparehong tuig. Nadag-an usab niini ang Best Lead Actress in Foreign Language Film sa Madrid International Film Festival. Kaniadtong 2019 usab, gipasidunggan kini isip Best Supporting Actress sa 42nd Gawad Urian Award. Ganit nasubo ang mga higala sa maong aktres, apan gibalikan sa iyahang mga kauban sa industriya ang iyahang mga awards. Usa lang kini nga indikasyon nga ang Pilipino, competitive, mapa-sportsman o bisan sa larangan sa pelikula. Di Pwede Yan!